muling magtipong. Awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Sama din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang special na intensyon ni Michi and Willie Elbo at ng kanilang pamilya, intensyon ni Rebecca Siriaco, ni Kitsia Sonia at ang kanyang pamilya, at alalahan din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin, ang kaluluwa ni na Romela Crisostomo at Marshall Bermudo at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyonawang panatilihin ang pagkikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit, pag-uwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko na po nang may mga maya pa lang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulabo. Sumangguni ako sa mga manggagamot. Wala silang magawa. Ang kanilang mga gamot na inilagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. Apat na taon akong hindi makakita. At gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. Dalawang taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunsa sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang mga habi. Nang panahong iyon,
para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa, ay binayaran naman siya agad ng may-ari. Minsan nagtatapos ang panahon ng taglamig. Paghatid siya ng mga nayari, nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing. Kaya't narinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw. Ano, hala, ibalik mo iyan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw. Ngunit ito ang tugon niya sa akin. Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, gayon, saan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang kanya ay pinagpapala. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita ay hindi siya takot. Matatag ang puso at may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi mangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di magwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dios man Jesu Cristo, kami ay liwanagan mo at tutuguan kami. Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo, titingnan ko. At kanilang binigyan siya.
Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos at sila'y namangha sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Napakinggan po natin sa ating Ebanghelyo na may ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Tinanong nila si Jesus, na ayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Kung sasabihin ni Jesus na dapat silang magbayad, ituturing siyang traitor sa bayang sinakop ng mga Romano. Kung sasabihin naman niyang hindi, lalabas naman na siya ay rebelde at subversibo sa nasa kapangyarihan. So kahit anong sasagot ni Jesus ay walang tama sapagkat hindi naman katotohanan ang hanap nila. Anong hanap nila? Ang kapahamakan ni Jesus. Ngunit alam naman natin na matalino ang ating Panginoon. Kaya napakaganda at napakatalino ng kanyang sagot. Sabi niya, bigyan ninyo ako ng isang denaryo at titingnan ko. At nang mabigyan siya, tinanong niya sila, kaninong larawan ang inyong at pangalan ang nakaukit dito? Sabi ng mga tao, sa Cesar po. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Itinuturo ng ating Panginoon sa bawat isa atin na tayo ay sumunod sa batas ng lipunan at higit sa lahat, kailangan nating sundin ang batas at kalooban ng Diyos. Itinuturo rin sa atin ng ating Panginoon na tayo ay maging matalino at maging wais sa mga desisyon sa buhay. Sapagkat hindi lahat ng pumupuri sa atin, hindi lahat ng papuri sa atin ay totoo. Sabi nga sa ating Ebanghelyo, di ba, bago magtanong sila kay Jesus, pinuri muna nila si Jesus. At anong sabi nila? Nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian. Sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Pinuri pa nila si Jesus, pero sa likod ng pagpupuring ito ay ang pagnanais nila ng kapahamakan kay Jesus. Kaya kapag may pumupuri sa inyo, mag-ingat pa rin tayo, sapagkat hindi lahat ng papuri ay totoo. Kung minsan yung mga papuri sa atin ay makakapagdala rin sa atin sa ating kapahamakan. At hindi lahat ng nagtatanong sa atin ay humihingi ng sagot, naghihintay ng sagot. Ano yung iba? Nakikichismis lang. At kung minsan sa ating mga sagot, doon tayo nila ipapahamak. Sasabihin, ay, sinabi niya ganito, kahit hindi naman, dadagdagan, at tayo'y ipapahamak. Kaya sa ating pagbibigay ng sagot, sa ating pananalita, maging maingat tayo, maging wais tayo. Mga minamahal ko mga kapatid, laging magkaugnay ang ating pagiging mayaman, pagiging mamamayan at pagiging katoliko. Hindi natin
maaring paghiwalayin. Kaya sa ating buhay, kailangan pagsumikapan nating maging mabubuting mamamayan. Sundin natin ang batas, rules sa ating pamayanan, ang mga batas ng ating lipunan, tayo ay sumunod. At higit sa lahat, maging mabubuting mananampalatayang Kristiyano. Tupdin natin ang utos ng ating Panginoon. Gampanan natin ang ating mga tungkulin bilang mga mananampalatayang Katoliko. Sapagkat hindi lamang tayo mamamayan, tayo'y mga minamahal na anak ng Diyos. At ang buhay natin ay hindi lamang sa daigdig na ito, merong buhay na mas masagana, na mas masaya, na naghihintay sa atin sa kabila. Because we are not just citizens of this earth, but we are also citizens of heaven. Because each one of us is a child of God. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana sa pangitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sa kapitaasan. Kung hindi ka
kagayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin, kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang
sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin. Sana ka huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. 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 Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang lingkod
Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, paghariin mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, Ikaw ay aming may pagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng main church, atin din pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan.
upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya.